Isang balyena ang nakitang patay sa Davao City. Bukod sa mga sugat, nakitaan din ito ng kondom, balat ng junk food at iba pang plastic na basura sa tiyan. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio ng RTV1 Mindanao. Patay na at tadtad ng mga sugat ang isang balyena na matagpuan ng mga taga-barangay Ilang, Davao City. Agad tumawag si Manjani sa Coast Guard. Itawag sa ako itong bayon ako. Kol, nai, kuhan din ni ba? Kaning isda, usang isda na. Madok mo dol. Tanaw na ako. Uy, kuhan man din eh. Ay lang kuhan, kaya mutawag tawag sa Coast Guard. Tawag na akong Coast Guard. Kusir, naamay kuhan ito. Isda kaning murag dulpin. Matugyan kayo, nagkulog mangot siya, nagkahayang. Napag-alamang ito pala ay babaeng pygmy sperm whale na aabot sa 10 talampakan ang haba at 400 kilo ang bigat. Sa necropsy, nadiskubring may nakain itong kondom, balat ng junk food at iba pang plastic. Bumara ang mga ito sa bitukan ng balyena kaya nahirapan itong kumain at na-dehydrate. With the dehydration and starvation, it becomes weaker, so it's harder for it to be able to catch its food, so it dehydrates even more. The more weak it becomes, it starts to find somewhere that's secure, no sharks or anything, predators, strands on the beach. Itinuturing na endangered species ang mga sperm whale. Noong nakaraang taon, isang sperm whale din ang namatay matapos makakain ng mga plastic na basura sa dagat. We're here because they were here first, pero because we're now here, we're causing these animals to die. So if we lose them, it's not just a problem for the ecotourism, it's a huge imbalance in the ecosystem. It's something that we cannot fix. Nakatakdang ipreserba at i-display ang namatay na balyena sa The Bone Museum sa lungsod. Pinangalanan itong Valentina dahil namatay ito bago ang Valentine's Day. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.